ang DBC Corporation, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcasters sa Pilipinas. Mga lihim na pahina ng buhay, mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Ang oras natin ay 6 na ng gabi. Tampok ngayong gabi sa programang Mga Lihim na Pahina ng Buhay, ang dulang pinamagatang Saan Nagkukubli ang Umaga. Kamusta mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman ang inyong amang lingkod upang maghatid at magpabatid ng mga lihim na pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Ito ang inyong Tia Maria. Napapakinggan natin ngayong gabi ang ilang mahalagang bahagi ng pahina ng buhay ng isang Ginoo na itago natin sa pangalang Anton. Tia Maria, panganay po ako sa aming tatlong magkakapatid. Ang aking nanay ay nagtitinda na kakanin, samantalang aking tatay ay namamasukan bilang pangkaraniwang obrero sa pabrika ng asukal sa tuwing sasapit lamang ang anihan ng tubo. Sa tuwing hindi pa sumasapit ang anihan, nagtutulak siya ng kariton upang mamili ng bote, dyaryo, plastic at kung ano-anong basura na maaaring pagkakitaan. Ang mga ito ang dadali niya sa isang junk shop para ipagbili at maipang-agdon sa gastusin ng aming pamilya habang wala pang tawag sa pabrika. Bote, dyaryo, butas sa planggana, kasirola, sirang ventilador at kung ano-ano pa. Sobrang init. Parang kumakalam na rin ang aking sikmura sa naamay kong nilulutong ulam sa karinggiryang iyon. Pero hindi. Ang isang kain ko sa karinggirya ay kain na namin mag-anak. Kaya sa bahay na lamang ako kakain. Napakainit! Kuha mo nga ako ng isang basong tubig at ako'y magpapahinga lamang ng kaunti bago tayo kumain. Oh, itong tubig mo at ito yung bimpo. Punasan mo yung pawis at sasaknan ko ang iyong likod at baka mapulmol niya ka pa. Kumusta ang lakad mo? Marami ka bang napamiling kalakal? Bigasino? Dumanang ako sa tindahan at bumili ako ng 2 kilong bigas at 2 latang sardinas. Sapat na siguro yun sa pagkain natin hanggang bukas. Nangunguha na lamang ako ng talbos na kamote at malunggay para ipansahog sa ginisang sardinas. Ito nga pala ang 200 pambaon ng mga bata. Ayos lang yon. At bukas, may awa ang Diyos, baka makarami ka rin ng mapamamiling kalakal. Mahalaga ay palagi kang mag-iingat sa pag-aanap buhay para sa ating mga anak. Magtatapos na nga pala ang klase ngayong taon at sa susunod na taon ay high school na ang panganay natin. Kaso lamang ay may inuungot sa akin si Anton. Gusto raw niyang pumasok bilang first year sa bagong bubuksang high school sa Don Bosco sa seminaryo. Ha? Magpapari ang anak mo? Ang alam ko,
Ang seminaryo ay paaralan ng mga gustong magpari. Hindi. Nabalitaan niya sa kanyang kaklase na magbubukas sa darating na taon ang high school na para lamang sa mga lalaki at doon daw ito mag-aaral. Kaya gayon na lamang ang pagnanais ng anak mo na mag-aaral sa Don Bosco. At yun nga ang malaking problema. O siya, tayo na ang kumain at nakahain na. Kausapin na lang natin si Anton pagkakain ng hapunan. Tia Maria, alam kong hindi birong halaga ng pera ang gugugulin ng aking mga magulang sa aking napupusuang paaralan para sa aking high school. Eh, hindi po dahil sa doon mag-aaral ang aking kaklase, pero talagang para may humahatak na malakas na puwersa na sa Don Bosco ako mag-aral. Anak, yung sinasabi ka raw sa iyong nanay tungkol sa iyong pag-aaral ng high school? Opo, tatay. Gusto ko po sanang mag-aral ng high school sa Don Bosco Canlubang. Magbubukas daw po ng high school para sa mga kabataang lalaki, sabi ng aking kaklase. Eh, doon daw po siya papag-aralin ng kanyang mga magulang. Tay, gustong-gusto ko pong mag-aral doon. Hinding-hindi ko po papabayaan ang aking pag-aaral. Dadadagan ko po ang aking sipag at pagsisikap. Payagan niyo lamang akong makapag-aral sa Don Bosco. Sige na po, pumayag na po kayo. Anak, mukhang paara na ng mayayaman ang gusto mong pasukan. At alam mo namang panapanood ang aking trabaho sa pabrika. Kaya nga, kailangan ko pang mamili na kung ano-anong kalakal para may agdon ang pag-aaral ninyong magkakapatid. Tay-nay, hindi ko ho kayo bibiguin. Tutulong ho ako sa inyo sa abot ng aking makakaya at hindi ho ako magpapasaway. Sige na po, payagan na po ninyo ako makapasok sa Don Bosco. Sabi po ng kaklase ko, maaari na po kumuha ng entrance exam sa susunod na linggo kapag nakompleto na po ang mga requirements. Magtatanong-tanong din po ako kung magbibigay sila ng scholarship. Payagan na po ninyo ako. Mga lihim na pahina ng buhay. Mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Saglit nating putulin ang inyong pakikinig upang bigyan daan ng ilang patalastas. Ma! Nasira camera ko. Sabi ni teacher dapat on-cam kami sa online class. Ganun ba, anak? Ako, hindi pa naman pumunta ng mall ngayon. Iisip ko, saan ba tayo makakabili ng camera? Bagong mic na rin, ma. Grounded eh. Ha? Teka lang. Ma, iniisip mo pa lang, nasa La Jati yan. Talaga? 720 HD full webcam? Nasa La Jati yan! Yung mic? Nasa La Jati yan! Every shipping ba yan? Up to 3 times free shipping pa! Nasa La Jati yan! Ma, lahat ng hinahanap mo, nasa La Jati yan! Sa pagpapatuloy. Mga lihim na pahina ng buhay. Mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Narito na muli ang inyong Tia Maria para sa pagpapatuloy ng kwento ng pahina ng buhay ni Anton. Tay, nay! Kabilang po ako sa mga batang lalaki na unang tinanggap bilang estudyante sa Don Bosco. Hindi lang po iyon. Pangasyam po ako sa exam. Dahil rito, nalaman ko po sa kaklase ko na scholar daw po ang lahat ng nasa top 10. Aba, talaga anak? Ang galing-galing naman talaga ng anak namin. Mabuti naman anak. Nakakatuwa naman. Hayaan mo at magsisikap kami ng nanay mo para sa pambawa mo sa eskwela. Malaking tulong pagiging eskwela sa matrikula mo, anak. Tia Maria, iba ang ganda ng Don Bosco at ang saya na nakukuha ko rito. Pero syempre, bilang bata,
Hindi ko maaalis na may inggit sa mga klase kong may kaya sa buhay. May mga naghahatid at sumusundong kotse. May mga branded na mga gamit katulad ng rubber shoes, bags, school materials at kung ano-ano pa. Pero ang iniisip ko na lamang ay ang aking mga kapatid at magulang na talaga nagtitiis ng hirap at talaga naghihigpit ng sinturon mapag-aral lamang ako sa magandang paaralan. Bukod sa pamimili ng kung ano-anong kalakal, umi-extra pa ang aking tatay sa pagmamaneho ng tricycle para pandagdag kita. Kayong lahat na narito sa loob ng Don Bosco ay dinala ng ating mahal na Birheng Maria sa lugar na ito at walang nangyayari sa mundo na bunga ng pagkakataon. Kaya patuloy tayong namimintuho sa ating mahal na inang mapag-ampon sa mga Kristiyano sa pamumatnubay ng liwanag ng turo at aral ni San Juan Bosco na patuloy tayong ipanalangin sa Ama na tayo'y gabayan sa ating paglalakbay sa buhay. Isinilang ka para sa isang dakilang bagay. Run, jump, make noise, but do not sin. Ito po ang palaging pangaral sa amin sa Don Bosco. Palagi namin kasama si Maria. Habang tumatagal po ay hindi madaling makipagsabayan sa aking mga kaklase. Nariyang magyayaya sila mag-basketball tuwing Sabado sa school, pero gustuhin ko man ay hindi ko magawa. Hindi ako makasama dahil mayroon akong tungkuling ginagampanan sa tuwing walang pasok. Bote, Jaryo! Butas na planggana, kaserola, sirang bentilador at kung ano-ano pa. Bote, Jaryo! Butas na planggana, kaserola, sirang bentilador at kung ano-ano pa. Sabi ko naman sa iyo, anak, hindi mo naman kailangan sumama sa akin sa pagtutulak ng kariton at pamibili na kung ano-ano kalakal. Ang pagbutihin mo ay ang iyong pag-aaral. Hindi ka ba nahiya sa iyong mga kaklase kapag nakikita ka nila nagtutulak ng kariton sa kalsada? Baka tantiyawan ka nila at baka mapaaway ka lamang. Tay, gusto ko kayong tulungan. Madali naman ho at kayang-kaya ko. At kasama ko naman kayo at kailanman ay hindi ko ikahihiya ang isang marangal na trabaho. Ginagawa ko po ito dahil gusto kong makatulong kahit paano sa inyo ni nanay. Wala naman pong pasok at nagawa ko na po ang lahat ng aking assignment kahapon. Kaya okay lang po ako, tay. Nasanay na po ako sa gayong gawain na tumutulong sa aking ama sa pagtutulak ng kariton at pamimili ng anumang maaari pang pakinabangan. May mga pagkakataong hindi namin kaya magbayad ng iba pang school activities tulad ng parents and son camp, kaya... Ma'am, hindi po kasi ako makasali sa parent and son camp. Wala po kasi kaming pambayad. Naku, sayang naman. Isa ito sa napakagandang programa ng ating paaralan na inihanda para sa mga incoming second year. Pero sige, tingnan natin kung paano ka namin matutulungan, anak ha. Tia Maria, sadyang napakabuti po ng Don Bosco at ni Mayor Health of Christians. Nagawan po ng paraan na makasama ako sa school activity na yun. Laking pasasalamat ko nga po sa mga Salesian educators. Hindi ko po alam kung paano na solusyunan, pero ang alam ko po, pinangahawakan ko ang malimit na sinasabi ng mga Salesiano na ang lahat ng nasa Don Bosco ay dinala ng mahal na Birheng Maria, kaya patuloy po akong namimintuho at umaasa na ako at ang aming mag-anak ay ipinalangin at huwag ilayo sa kanyang pangangalaga. Naging maganda ang takbo ng aking pag-aaral sa kabila ng hirap sa buhay. Hindi man po ako nakakasama sa mga honor students, ayos naman po ang aking marka. Tia Maria, hindi po miminsang napatunayan ko at ng aming buong mag-anak ang pagmamahal at kalinga ng mahal na Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. Anak, Anton, sa susunod na taon, fourth year ka na. Ako at yung tatay ay natutuwa. Sa kabila ng ating kahirapan sa buhay, ay hindi mo kami binigo ng iyong ama sa iyong pangako na magsisikap at mag-aaral. So, tiyang napakabuti sa atin ng Diyos. Dahil alam mo ba na dahil sa labis sa kasipagan at pagtsatsaga ng iyong tatay, ay nakapagpundar na tayo ng isang maliit lamang na junk shop, dyan sa may crossing.
At mayroon na rin regular na mapagkukunang planta ng mga scrap materials. Ito'y dahil na rin sa kasipagan, pagtsatsaga at tiwala ng tao sa iyong tatay. Talaga ho, Nay. Medyo gagaan na po ng kaunting ating pamumuhay. At siguro po tulad ko ay maaari na rin pong mag-aral ang aking mga kapatid sa Don Bosco. Pangako po, hinding-hindi ko po papabayaan ang aking pag-aaral. Salamat po sa inyo ni tatay. Tia Maria, gaya ng sabi ni nanay, fourth year na ako sa susunod na taon. Akala ko ayos ng lahat. Tuloy-tuloy na ang aming maayos na buhay at ang aking pag-aaral. Ngunit, hindi ko inaasahan na may malaking dagok pa pala na haharapin ang aming pamilya. Nay, nandito na po ako. Anak! Ang tatay mo! Mga lihim na pahina ng buhay. Mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Saglit nating putulin ang inyong pakikinig upang bigyan daan ng ilang patalastas. It's joke time! Kung ang English sa oras ay time, ano naman kaya ang feeling ng may kabebe time? Hoy Bruno, kanina pa ako nag-awalis dito. Ikaw kanina kapalaro-laro dyan ah. Nay, nakakaya naman kung ako mag-awalis tapos ikaw maglalaro, diba? Dati, sabi ko sa nanay ko, gusto ko maging abogado. Ngayon, huwag na lang. Baka maling tao na naman ipaglaban ko eh. Sa pagpapatuloy. Oras natin, ganap na ika-anim at kalahati ng gabi. Mga lihim na pahina ng buhay. Mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay. Tia Maria, hindi ko lubos maisip na kukunin agad sa amin si tatay. Pauwi na siya noong hapong iyon, galing sa pamamasada ng tricycle nang siya ay biglang mabundol ng isang rumaragasang malaking truck na walan daw ng preno eh. Dead on arrival na si tatay sa ospital, kaya maging kami ay hindi na siya naabutan. Masakit, Tia Maria, ang nangyari. Hindi na pala ako makikita ni tatay na makakapagtapos ng pag-aaral. Anak, pasensya na pero baka tumigil ka na muna sa pag-aaral. Hindi kasi ako sigurado kung makakaya pa natin ang gastusin mo sa eskwela. Kailangan kong tumaos sa junk shop. Ititigil ko na lang muna siguro ang pagtitinda ng kakanin. Napakalungkot ko noon, Tia Maria, sa sinabi ni nanay. Ngunit nais ko makapagtapos ng pag-aaral. Sayang naman at ako'y fourth year na. Kaya naman, pinilit ko si nanay at nangako ko sa kanya na tutulungan ko siya na magtrabaho rin. Ako na lamang ang magtitinda. Sakto din naman, pagkatapos ng klase ko ay merienda na. Pagkatapos ng klase ko ay nagtitinda ako ng kakanin. Dinadala ko ang mga aralin ko at maging mga project ko para kapag walang ginagawa o wala pang nabili ay saka ko yung tinatapos. O anak, naintindihan mo pa ba yung inaaral mo?
Eh, ang init-init dito. Inay pa sa kalsada. Opo, Nay. Kaya po. At kakayanin po. Ganun lang ang naging buhay namin, Tia Maria, hanggang ako'y mag-fourth year. Sa awa ng Diyos, amin namang kinakaya. Hanggang sa isang araw... Hoy, Anton! Nakita ka namin sa Facebook. Grabe, sikat ka na. Nag-comment pa nga ako eh. Klase namin to. Facebook? Ano? Anong sinasabi mo, Alvin? Anton, tingnan mo. May nag-upload ng picture mo. Ang dami nga eh. Yung mga nakakakita sa'yo na nag-aaral ka habang nagtitinda ka, ang caption niya sa simula eh, Project is Life. Tapos ang haba, nakaka-inspire yung sinabi. Maraming maraming pictures yung nagtututor sa kapatid mo. Tsaka, ito, tingnan mo. Mayroon pa nga sa thread na may picture ka na ginagawa mo until i-project natin. Marami ang na-inspire sa'yo at sa mga ginagawa mo, Anton. Sobrang nagulat ako, Tia Maria, sa binalita ng kaklase ko. Natuwa rin naman ako. Natuwa po ako na kahit sa ganitong simpleng bagay ay marami ako na-inspire ng mga tao at mga kapwa ko rin mag-aaral. Salamat na lang din talaga sa mga taong nag-upload ng aking magagandang larawan. Dahil sa nag-viral kong mga magagandang litrato ay may mga grupo nag-alok rin sa akin na scholarship na katuwang ng aming paaralan bilang sponsor sa mga mag-aaral. Dahil dito, mas natustusan ang aking pag-aaral hanggang sa koleyo sa Don Bosco. Nay, sadyang kay buti ni Don Bosco. Hindi niya ako pinabayaan na mawala ang sariling tatay ko. Tunay talaga siyang tatay at guru ng mga kabataan. Oo nga anak, hindi kami nagkamali ng tatay mo na dyan kapag aralin sa Don Bosco. Tinuruan tayo ni Don Bosco at ng mahal na Birheng Maria na habang may buhay, may pag-asa. Magtiwala lamang sa Panginoon. Tia Maria, maluwalhati po akong nakapagtapos sa Don Bosco College at ipinagmamalaki ko pong sabihin sa inyo na ako ay isang Bosconian. Isinilang para sa isang kadaki-dakilang bagay. Ako po ay nakapagtapos bilang isang mechanical technologist. Sa kasalukuyan, ako po at ang aking asawa ay nabiyayaan ng dalawang anak samantalang ang aking kapatid ay nakatapos na rin ng kanilang pag-aaral at may sarili na nang hanap buhay. Si nanay, sa awa ng Diyos, ay malakas pa at kasalukuyang pinagyayaman ang ipinundar ni tatay na negosyo. Hanggang dito na lamang, Tia Maria. Masaya po ako na naibahagi ko ang hindi ko malilimutang pahina ng aking buhay. Na masasabi kong I became hope for others because I was once moved by hope. Nasilayan ko ang umaga sa pagmamahal ni Don Bosco, Maria at ng Diyos Ama. Dulang itinampok na pinamagatang saan nagtatago ang umaga. Ang patunay na walang anumang maaaring humadlang sa taong malakas ang pananampalataya sa Diyos at determinasyon na umunlad sa buhay. Hindi kailanman maiguguho ng anumang malakas na bagyo o unos ang taong nagsisikap na baguhin at paunlarin ang kanyang sarili at ang takbo ng kanyang buhay. Naway, ang dulang ating itinampok ay magsilbinawang inspirasyon at gabay sa inyo, mga ginigiliw na tagapakinig ng ating programang Mga Lihim na Pahina ng Buhay. Mga Lihim na Pahina ng Buhay. Mga kwento sa pahina ng buhay na maaaring magsilbing inspirasyon, kapulutan ng aral, kung hindi man ay maging gabay sa ating pagtahak sa landas ng buhay.